hindi kumakain ng kanin, hindi nagmimeryenda, at kung ano ng pang habits na akala mo nakakapayat pero nakakataba pala. First, eto, sikat na sikat, yung pagka-crash diet. Common na common to sa mga medyo overweight tapos gusto nilang madaliin yung pagpayat nila. Usually, merong date o kaya pupunta sa beach o kaya ikakasal sila tapos yung pagkain nila sobrang onti. Tubig muna. At kapag bawas po ang muscle sa katawan, mas nagpe-preserve po ng fat yung katawan natin. Ganun po siya nag-work. Also, kapag lagi tayong gutom, laging onti yung kinakain natin, mas hirap din tunawin ng katawan natin yung mga taba dito. Dok, parang baliktad. Diba, hindi nga ako kumakain, so dapat natutunaw yung taba. Eh, ba't parang kabaliktad rin sinasabi mo? Survival instinct po kasi ng katawan ng tao yun para mas mabuhay ka ng matagal kasi onti na lang kinakain mo eh. So, nangyari sa katawan, mag-i-store pa siya ng taba. Dadami dito, pati sa mukha. Para kahit gutom ka, hindi ka agad basta-basta mamamatay. At pansinin nyo sa mga nagka-crash diet, kapag tinigil nila yung ganung habit, mas tumataba pa sila kumpara sa dati nilang katawan. Tandaan natin na huwag nating mamadaliin ang mga bagay-bagay. Dahil kapag minadali mo, makuha ang isang bagay. Take 2. Kapag minadali mo ang isang bagay, may kapalit yan. Huh? Dahil ang bagay na madali mong nakuha, madali ring mawawala. Wow. Next, hindi nagmimeryenda. Ang pagmimeryenda po, isang normal na eating habit. Yan yung pagkain natin in between meals. Okay lang po yan. Normal po yan. Ngayon, marami po akong mga pasyente na hindi daw sila nagmimeryenda. Pero hirap po sila mag-control ng timbang. Dok, bakit? Ang tendency po kasi ng iba, kapag hindi sila nagmeryenda, nag-overeat sila dun sa meal time nila. So kung si Pedro at si Juan ay parehas nasa trabaho, si Pedro nagmimeryenda siya, si Juan ay hindi. Ang nangyayari, si Pedro, pagdating ng dinner, kontrolado pa rin yung kain niya. Unlike kay Juan, dahil sobrang gutom, hindi nagmeryenda, sobra-sobra ngayon yung kinakain. Ha? Sama? Mali? Hindi pre, okay lang. Okay pa ako. Mani ni Macy's ang gusto ko. Pero, malaking pero po ito ha. Kung kayo ay magmimeryenda, siguraduhin na kontrolado din po yung portion. Kasi baka yung merienda nyo eh, kasi laki rin ng isang meal. Eh, pangit din po yun, marami rin kayong makakain. Next, hindi nagkakanin. Ito po, isa sa mga common na misconception na akala ng iba, ang kanin ay equals to taba or pagtaba. Pero right now, tanggalin na po natin yung paniniwala na yan dahil ang kanin or any form ng carbohydrates ay ang ating number one source of energy. Pag zero or wala tayong kinakain kanin, saan tayo kukuha ng lakas para sa araw-araw? Ang nangyayari kasi dahil sa sobrang gusto ng katawan nila ng energy, kinukuha nila ngayon sa other source of carbohydrates. Yun na yung mga chocolate, candies. So, ganun din po. Ang ending, wala ngang kanin, pero napakaraming sweets. Eh, Dok, paano po kung binabawasan lang yung kanin? Yung mga low-carb, Dok? Pagdating po sa low-carb diet, depende po yan sa katawan nyo at sa status ng metabolism nyo. So, para sigurado, itanong po muna sa doktor kung gusto i-try ang low-carb diet. Next, eto mga personal encounter ko po to sa mga pasyente ko. Akala nila yung pagpupuyat ay nakakapayat. Mali po yan. Tigilan na po yung paniniwala na yan. Actually, baliktad po yung nangyayari. Umagunon-ganon pa. Dahil kapag nagpupuyat tayo, mas mataas po yung stress hormones. At yung mga stress hormones, yung mga cortisol, nagko-contribute po yan sa pagdami ng taba. Again, huwag pagpupuyatan kung hindi ka kayang alagaan. Kung meron kayong tanong, comment down below. And kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media pages.